Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Habang nag-iintay tayo mamaya ng live ulit, no? Live ulit tayo mamaya. May laro uli si Wesley eh. Malakas ang kalaban niya. Pero bago 'yon, atin munang gisahin ang kaisa-isang laban na nagkapisakan sa match nila ni Nakamura. Eh isang pisakan lang tapos tabla ng lahat. Maraming salamat po muli sa mga sumubaybay, nakipagpuyat sa ating live na ginawa kanina, no? Kaya medyo nagpahinga po muna ako, medyo late akong gumawa ng video ngayon. Okay, simulan na kagad natin itong nagkapisakang laban na ito. White dito si Wesley ang ginawa, nag-E4 at nag-E5 si Naka. Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Giocopiano, Italian, D3, Giocopiano ang pinasok ni Naka. Nag-castle, D6, C3, A6, A4. Ayan, para kasi ang discarding A6 mga kamatsas, huhulihin kagad ang Bishop eh. Eh walang Bishop B5, walang ikot na gano'n na parang sa Ruy Lopez. Kaya dito ina-A4 para siguradong may aatrasan ang Bishop. Bishop A7, unang umatras si Naka at nag-Rook E1. Castle, H3, protection sa G4 square. At nag-H6, ganun din naman. Knight BD2, ayan, palagi na nating nakikita to, no? B4, ayan, yan ang interesting line. Dito kasi sa madalas sa ginagawa, di ba? Knight F1, yan ang nakikita natin, tapos nililipat sa G3. B4, pressure kagad sa queen side. At nag-Bishop E6, ayaw nang patagalin ni Naka. Gusto na kagad ipalit ang strong light square bishop. Kinapture, capture, at nag-Bishop B2. Ayan, at nag-Knight E7, eh, ito, natural naman ito, pupunta sa G6. At nag-knight F1, pupunta sa G3 o kaya sa E3. At nag-knight G6, knight G3. Dito po nawala na sa aklat. Dahil sa aklat C4 pa eh. O knight G3, balik tayo. At nag-C6, C4. Ayun, bumalik sa aklat kasi naiba lang ang sequence. Nauna lang yung knight sa G3 tapos C4. Bumalik sa bookline. A5, yan ang lumalabas ngayon na novelty. Kasi dito naman, ang naiwan pa sa libro ay D5. Break kagad sa gitna. Ayun, okay, balik tayo. Ito, wala na talaga. A5, B5, para solid pa rin. D5, ayan na. Bumasag na sa gitna. At dito, Queen C2. Ayan, natatandaan ko po sa live natin kanina. Queen C2, nilagyan ng question mark kagad. Automatic dito kay chess.com, no? Pag tumira, nilalagyan niya kagad ng question mark. O kaya good move, o kaya excellent. Pero para sa akin, nabanggit ko doon na okay naman kasi nagkunin ka mga tore. Pero ang gusto dito ni Stockfish, E takes D5. Yan, nabanggit ko rin ito. No? May capture tapos tipong babagsak ang pawn sa E5. Oh. Na kapag kinapture, Knight takes E5, magku-Queen C7. Oh, medyo malalim. Medyo malalim na itong knight, may tagus pala na threat doon. No? Queen takes G3. Oh. Kasi hindi pwedeng capture yung nakapin. Medyo may kalaliman tapos magsi-C5 dito. Naku po, lalim din pala ng palitan ito. Kaya pala medyo parang hindi natanaw ni Wesley kasi itong C5, tingnan nyo naman, napakalalim naman ng C5 na yan. No? Bigay lang kasi kung natural lang, kung ako lang, baka capturing ko lang yung knight sa G6 tapos may queen takes G3. Ayun, may threat naman ngayon sa F2 pawn. O dyan ngayon lalabas ang magulong laban. Bitin pa yung knight, ang gulo nito. Pero slightly better sa evaluation bar ng black templado. Okay? O, balik tayo. Yun pala, no? Pero nag-queen c2 at nag-d4. Kinulos kagad ni Naka para yung bishop mamatay ang control sa e5. At nag-bishop a3. Dahil barado na, nilagyan dito ng trabaho ni Wesley. At knight d7. Kumapture. Capture. Rook eb1. Para naman, i-concentrate naman sa b-file. O, tama. Weak kasi B7 eh. Rook B5. Ayan, dito. Gandang-ganda ako kagabi dito sa position na yan. Bishop C1, umiwas. Kasi po, kung tatanggapin yan, eh, makakatulong eh. Lagi nating iisipin yon mga kamatsas, na kung tayo ay makikipagpalitan, exchange, tingnan natin, papabur ba sa atin o baka mamaya pabur sa kalaban, di ba? O, Bishop C1, bumaba lang at nag-Bishop B4. Ayun pa rin talaga, oh. Tutungtungan pa rin talaga yung C5 square. Knight F5 pumasok na. Knight C5. At nag-Rook B1. Knight F8. Ayun, maniobra. Pupunta sa E6 para lalong tumibay ang mga yokababs. Bishop D2. Ayaw nang patagalin ni Wesley. Paalisin na ang malakas na bishop na yan.
Kumapture, capture, at nag knight FE6, knight B3, pang neutralize sa C5, at nag H5, ayan. Hinatulan ni Stockfish ng bad move. Dapat daw tira dito, king H7, ayun. Para may depensa na ang pawn kapag nag G6 na makapagpapaalis sa knight. Ayan. O dito, liwanagin lang natin, ano, baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture ang pawn sa A4? Libre yan, may talon pa, papunta sa C3. Mayroon kasing knight B takes D4. Templado yan kasi, ayun, may bawi eh. O limbawa, knight takes D4, o di knight takes D4 lang, capture, and queen takes A4. Okay lang yan. Eh, delikado pa black dyan kasi may pressure sa B7. Yan, okay. O, balik tayo. Pero nag-H5 eh, nag-knight G3, ayun. Double question mark, blunder ratio ang binigay ni Stockfish. Kitang-kita rin naman sa evaluation bar na lumaki ang lamang ng black. Umatras, tinirit ang pawn sa H5. Dapat daw ang tira dito, capture na lang ang knight. Knight takes C5 and queen D2. Ayan, naalala ko sa live natin, ano? Queen D2, na-discuss natin ito, papunta sa G5, pang pressure-pressure attack sa king side. O pag nag-G6, pasok queen G5. Ayan, maganda sa puti. Maganda sa puti. Hindi rin naman makakapture basta-basta dyan kasi laging may kagat din naman sa B7 pawn eh. Ayun, daming threat na rin. No? May knight E7, double. Okay, balik tayo. Knight G3. Ayan, dito mga kamatsas. Oh. Eh, nag-live tayo kanina, di ba? Sa chess.com kasi meron kasing maliit na lalagyan ng live din naman sa pinaka-site nila. Main site. Nakita ko yung ulo ni Naka, oh, gumaganon, oh. Parang nagtataka. Ibig sabihin, nakita na niya yung knight takes A4. Nakita niyo, good move. Na dito, nalingat ni Wesley, wala na siyang knight takes D4. Kasi pag gumanyan siya, knight takes D4 double, hagip ang tore sa B5. Eh kasi kulang na yung control sa D4, umalis na yung knight eh. Ayun, oh, nakita ni Naka. Nag-rook A1 na lang at nag-knight C3. Good move. Capture, capture. At nag-rook A6. Another good move by Naka. Yan ang matindi. Para maawat din ang pagpasok sa A-file. Kinapture, capture. Ayan, oh, nabanggit ko sa live. Yung pawn na yan ang magiging tinik. Problema yan. Paspon yan sa gilid eh. Knight E2 pang neutralize. A5 lang. Naku, grabe. Kinargahan pa ng lalim. Binigay lang yung knight. Oh. Capture, nakakuha ng pawn. Ang puti, pero yan nga eh. Yan ang matigas dyan eh. A4 paalis sa knight, knight C1, queen B6. Ayan, bad move nilagay ni Stockfish. Dapat daw po ang tira ay H4. Yun lang, napakalalim. Ba't H4 ang tira ng computer engine dito? Hindi ba pwedeng mag-knight D4, mga ganun-ganun? O kaya, H4 talaga tira ni Stockfish eh. Oh. Lalim naman ang H4 na yan. Kasi dito, mangyari, pag queen B6, ayun oh, 'di ba? May pain si Naka. Kinagat nga ni Wesley. 'Yun lang, mga kamatsas. Ang time control nila dito konti na lang eh, no? O, kinagat eh, libre eh. Pero dapat daw ang tira naman dito H4 lang. O, kumbaga tapatan lang ng hindi maka H4 ang black kasi kakain ng space, makokontrol lang kingside eh. Matindi yung H4 positional move, no? O, pero nung kinain A3, nakapush na wala kasi yung bantay. O, hindi nakapush ng A3. Queen B5, hamon queen to queen. Queen D4, good move. Iwas. Kasi yung pawn sa A3 talaga ang napakalaking tinik sa sitwasyon na ito. Queen E8 check, knight F8. Ayan, oh, gumaganyan na si Naka dyan. Oh. Sumandal na. Kumbaga parang kumpiyansang-kumpiyansa na. Queen A4, Queen A1, pin, bumaba Queen C2 and the Queen B2, syempre di pwedeng capture rin, Queen D1 at nag Knight E6. Hindi pa nga nagmamadali eh, oh. Kung tutuusin ito, sarap na mag A2, di ba? O mag A1 na. Kaso kakapture rin, capture, medyo makapal pa. Makapal pa ang Ponce. Ayan oh. Kaya dito, hindi muna nagmadali si Naka, nag Knight E6 muna, control muna sa D4 square. Queen E1, Knight D4, tamang pwesto-pwesto, King H2. Ayan, kasi may trap na eh, kakapture na yan, capture and Knight E2, double. Kaya umiwas King H2, Knight E2, another excellent move by Naka. Grabe, napaka-mapuwersa ng tira na yan. No? Kinapture and A2,
Wala na eh. Yan ang purpose para makatawid na yan. G6, dinipensahan lang oh. Hindi rin naman kasi maaawat yung A1 eh. Queen E3, hanap gulo-gulo. A1 queen. Knight X-H5, hanap gulo-gulo. Pero kinapture lang dahil kung check naman ay may queen G7. Nag-resign na po dito si Wesley. Game number 2 ito. Game number 1 nila tabla. 3 and 4, tabla. Pero may mga winning si Wesley na dapat talaga panalo na. Pero wala talaga. Bumibigay si Wesley talaga. Lalo na kapag konti na lang oras niya, hindi niya na-maintain yung advantage niya. Bumibigay, baliktad pa bigla. Kaya score nila 2.5 out of 4 rapid games. Laglag si Wesley at mapapalaban siya mamaya sa losers bracket quarter final naman. Okay, dahil nanalo na si Magnus. Nanalo siya kay Lekwang. Mabigatan din ang laban niya kay Lekwang, oh. Tatlong laro, puro tabla. Kasi sa loser's bracket, mga kamatsyas, 2 rapid games lang, eh. Pag parehong tabla, Armageddon kagad sa pangatlo. Eh, black si Magnus sa Armageddon. Naitabla niya. O, di wala na. Ang makakalaban ngayon ni Magnus mamaya, si Wesley. Ito po, mga kamatsyas, pakita ko sa inyo. 3 games lang yan. Pero pag na 1.5 ni Wesley sa 2 rapid games, tapos na. Wala nang Armageddon pa. Yung pangatlong space dyan, pang Armageddon yun eh. Artemiev naman maglalaban with Aronian. Ayan. Okay, sa winner's bracket, nananatiling si Nakamura ay nandoon sa taas. Ang makakaharap naman niya ay si Fabiano Caruana ni Naka. Sa ganap na alauna ng gabi. Mauuna kila Wesley mamaya sa loser's bracket. O, panoorin natin mga kamatsyas ha, si Magnus ang kalaban niya. Pagkakataon niyang mabuhay sa pangalawang pagkakataon, makaabot pa siya sa dulo ng loser's bracket, baka sakali, no? At umabot pa sa grand final. Pero wala nang chance si Wesley na magkaroon ng twice to beat na kondisyon kasi ang twice to beat ay nakalaan lang sa tuloy-tuloy na panalo na nasa winner's bracket. Eh kung si Nakamura magdire-diretso, edi same scenario na naman, parang ano na naman, the American Cup na naman ang labanan niyan. 'Di ba? Nagharap sila ni Wesley sa kaduluduluhan. Tapos nanalo na karaan si Naka. Madulas talagang si Naka. Palos, mga kamatsyas. Okay po, kung kayo po ay mayroong mga naobserbahan sa naging match nila, paki-comment lang po sa section below. At muli po, maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo at naglalambing. Paki-follow naman ang ating Facebook page, Kamatsyas. Mag-subscribe na kayo sa channel na to. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-damay nyo na rin ang ating English YouTube channel na IM Space Rodwings. Okay, magkita-kita tayo mamaya sa ganap na alas 11 G's o alas 11.05, mga ganong oras. Kasi 11.15 ang laban nila Wesley. Okay, agahan ko lang ng kaunti para may preparasyon tayo. Kita-kits sa ating live. Maraming salamat po. Sandali lang yon. Suporta kayo.